isipan, pagsalansan ko'y aking pinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos. Sangayon sa iyong kaganda kang loob, mga sala ko'y iyong nilisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ang ating mabuting balita ngayon ay tungkol sa malasakit at kabutihan ng Ama na siyang ipinakikita, tinutupad sa katauhan at gawa ng ating poong Hesus Nazareno. At ang pagtanggap dito ay wala nang iba kundi ang pagsunod sa Kanya, hindi lang sa ating salita, kundi higit sa lahat sa ating gawa. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayon, ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay kami lalong sumisigasig. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa pinag-uutos ko at sila'y mapapanoto. Ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama. Sa halip na magpakabuti, mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno, sugo ng aking mga alipin, ang mga propeta, subalit hindi ninyo sila pinakinggan ni hina pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan
at hindi man lamang nababanggit ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yan inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Merida sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng iyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilala sa mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang suma sa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay noon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan
ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganibang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nila mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po munang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid natin nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Tayo ba ay tapat sa Diyos at ang kanyang pinangangaral na kaharian? Ngayong panahon po ng Kwaresma, kailangan pong alalahanin natin na paulit-ulit yung tawag ng pagbabalik loob, yung tawag ng pagbabago, yung tawag ng pagpapatawad ng mga kasalanan at paghingi ng tawad sa ating mga pagkukulang. Kasama na roon ang pagbabagong buhay. At sa ating mabuting balita ngayon, para bang tinutuunan nito yung dahilan kung bakit, no? Para saan nga ba? Tinanong si Jesus ng mga iskriba at pariseyo, hinamon siya, hindi ba't ikaw ay nagpapalayas o maaaring nagpapalayas sa ngalan ng demonyo? No? Pero sabi ni Jesus, hindi ba ninyo naririnig ang mga sarili ninyo? No? Paano ako magpapalayas ng demonyo gamit ang kapangyarihan ng demonyo mismo? Hindi ba't parang kung ang imahin natin ng kaharian ay mga hukbo, hindi ba't parang ang nangyayari ay sinisira yung kahariang itinatag? Kung gusto ng demonyo na maghari ang kasamaan, eh bakit siya gagamit ng kasamaan para paghati-hatiin? Para gagamit ba siya ng kasamaan para lalong itaguyod yung kanyang kaharian laban sa kasamaan? Eh, dinagkandagulo na. Pero kung titignan po ng mas malalim, yung larawan ng ating pong Jesus Nazarenong ibinigay, no, ay hindi ba't parang iyong mga kaugnayan ng mga taong pumapalibot sa kanya. Sinasabi nila, no, bilang mga iskriba at pariseyo, ay tinatatag nila ang kaharian ng Diyos. Pero, bakit ninyo tinitira yung nagpapalaganap at nangangaral tungkol dito? Hindi ba ta mga iskriba at pariseyo mismo ang sumisira sa kahariang yun? Hindi ba't sila mismo ang pumipigil sa pagtanggap ng kalooban ng Diyos ng bayan ng Israel? Dahil hindi sila o hindi nila katulad at hindi sila sangayon sa pangangaral at pagkakawang gawa ng ating poong Jesus Nazareno. Gusto nila, sila lang yung mabuti. Sila lang yung pangangaralan. Sila lang yung pupurihin bilang mga nakatataas na mga hinirang ng Diyos. Pero hindi nila nakikita na nagpadala ang Diyos ng kanyang bugtong na anak na siyang mangangaral at magbibigay ng bagong umpisa at bagong pag-unawa sa kaharian ng Diyos. Hindi na ito isang kaharian sa lupa na kung saan itatatag muli ang kaharian ng Israel at palalayasin ng mga Romano. Ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos na ipinuturo ng ating pong Jesus Nazareno ay ang kapangyarihan ng pag-ibig at malasakit kung saan natitipon ng mga tao sa Kanya at sa Ama. Kung saan ang kahariang ito ay magsisimula dito, subalit magiging ganap, hindi dito,
sa buhay na walang hanggan. Pero nilalabanan nila yun. Hindi tulad ng mga taong naniniwala, nagtitiwala, sumusunod, isinasabuhay, na tumutulong tipunin ang kaharian, dala ng kanilang pagsunod sa ating Poong Jesus Nazareno. At ito rin ang tanong sa atin, kapag ba tayo lumalabas na ng simbahan, tapos nang magdasal, sinasabi natin yung araw-araw na buhay na yung hinaharap natin, tayo ba'y tumutulong sa pagtitipon o nagkakalat? Yung kilos ba natin, yung ugali ba natin ay nagpapaalala sa mga tao, lalong-lalo na sa mga nangangailangan nito, na merong Diyos, may pag-asa, mahal ka pa rin ng Diyos, mahalaga ka pa rin sa Kanya, lagpas pa sa iyong mga pagkukulang. O katulad ng akusasyon ng mga eskriba at pariseo, mga naninira kay Jesus, humahati rin tayo. Tayo pa yung ugali pa lang natin, tayo pa yung nagsasabing wala kang kwenta. Ugali pa natin nagsasabi, huwag ka nang umasa sa Diyos dahil ako lang ang mabuti. Ikaw, wala ka. Yung ugali ba natin at pananalita ay walang galang at malasakit. Nagtitipon ba tayo? Dinadala ba natin ang ating kapwa sa Diyos o tayo pa mismo ang nagpapalayas sa kanila, nagpapalayo sa kanila? Kaya naman po sa pagpatuloy natin yung pagdiriwang ng banal na misa, hingin natin ng biyaya na sana ay magkaroon tayo ng tamang isip at tamang pagpapasya, na sa ating mga pagdidesisyon, sa ating mga salita, sa ating mga pag-uugali at pagpapahalaga, nagiging buhay na paalala tayo ng kabutihan, malasakit, pangako at pag-asa ng Diyos na lahat tayo ay tutungo at kabahagi ng kaharian Niya. Mahal na Poong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Habang tayo'y natitipon kay Kristo na nangingibabaw sa lahat ng kasamaan, buong pagtitiwala tayong lumapit sa Ama, taglay ang ating mga kahilingan. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang simbahan naway magpanibago at magpatotoo ng tapat sa mga dapat pahalagahan sa buhay at tumulong sa muling pagbuo ng isang wasak na mundo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga Kristiyanong mananampalataya naway magkaroon ng tapang na mangaral sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. At tinawang buong pusong itaguyod ang pagtatanggol sa katotohanan at salungatin ang malikhaing pangaakit ng kasamaan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga may sakit at may karamdaman naway paginhawahin ng pag-ibig ng Diyos na kanilang nararanasan sa pangangalaga ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Sa katahimikan ng ating puso at diwa, ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin.
Sama po natin sa ating mga dasal ang mga frontliners at health workers na walang sawang nagbubuklod ng mga tao patungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan, sa paghahandog namin ng mga panalangin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong anak na tumubos sa kasalanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, upang iyong kalugdan ang aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan, at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng mga pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Joy of my heart.
Mga palaala sa mga nagsisimba, pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay yung tulungang maisaloob at maisakatuparan ang iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po bago ang huling pagbabasbas na sa loob po at sa paligid ng simbahan, lalong-lalo na pag tayo nagdiriwang ng mga banal na sakramento, nagdarasal at nagdedebosyon, kinakailangan pong nakasuot ng maayos ang ating mga face mask, no? Siguraduhin pong natatakpan ng maayos ang ilong at bibig at hindi tinatanggal kung hindi naman kailangan. Ingatan po natin ang ating mga sarili mula sa kahit anong uri ng pagkakasakit bilang malasakit sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Maganda umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal